natin. Ready ka na ba? Yes. Cut. So, taka, simulan na natin. Okay. Cut muna. Hindi. Joke lang. Okay. Ayaw ko. Gagawin ko talaga yan. Okay. What's up, dudes? This is your resident DIYer, Lou Yanong, and welcome to Do It Yourself, where we build practical projects for the home without breaking the bank. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hit that subscribe button and click that notification bell para naman updated ka sa aming mga future uploads. One way naman para hindi maging boring ang ating mga bahay ay ang paggawa ng TV backwall. Imaginin mo, pinaghirapan mong pag-ipunan yung TV mo tapos lalagay lang natin sa table. Sayang. Hindi natin ma-reflex sa ating mga bisita. Luckily, may nahanap akong expert na makakatulong sa atin and he knows all about elevating entertainment spaces. Sa workshop ng isang licensed civil engineer at kilalang DIY content creator na si Kuya Dan Saligan. O mas kilala bilang Tatay Dan! Hello! Hello, Lou! Hello, Paulies! Hello sa ating mga kadudyan at sa mga ka-DIYers. So, ang gagawin po natin today is TV backwall na po. Yes. May nagawa na po ba kayong similar na project or build? Yes, like actually meron na tayong isang video sa ating YouTube channel about TV backwall and marami nagtatanong about the materials, kung paano natin ginawa. For today's video, ang gagawin natin is beginner-friendly DIY TV backwall. Mabilis sundan. Mabilis, yes. Ipapakita natin yung procedure. Bakit po ba nagiging trend ang TV backwall? Siguro dahil kasi halos lahat ng tao ngayon, di ba, nasa bahay. So, mas marami silang time na ini-spend sa living area, sa entertainment, di ba? So, may kita mo. So, gusto mo talaga i-upgrade ng i-upgrade yung entertainment area mo. Sobrang excited na ako dun sa sinasabi mo. Ako'y sobrang gusto ko na gumawa. Let's go! Tara, simulan na natin. Ating mga materyales para sa TV backwall. Isa-isahin na po natin ito. Ito, okay. Curious ako. Ano po ito laman nito? So, ito yung tinatawag na wood glue. Wood glue. Yes. Siya yung magdidikit ng dalawang kahoy. Ito po. And ito naman, ang tinatawag na wood screw. Siya yung gagamitin natin para din na ma-secure din yung wood. Ito po. Para saan po ito? So, ito naman yung tinatawag na tox and screw. So, ito yung gagamitin natin para maihang natin itong ating backwall sa cement wall. Ito naman yung tinatawag na drill. So, ito yung mga gagamitin natin para mailagay yung mga screws. And of course, ito po. Siyempre, yung pinaka-importante para makuha natin yung mga sukat. And ito naman po ang ating mga wood panels. Ito po para sa... Yes, ito yung mga ilalagay natin sa likod ng backwall para magkaroon siya ng floating effect. Magsaserve siya as base nga. So, ilalagay natin dito. So, instead kasi na iihang natin directly sa wall, yes. Yeah. So, lalagyan natin siya ng floating effect. Para nakaangat siya ng buhay. And then, meron tayong dito. Ito naman, yung tinatawag natin na, ito yung isasabit natin. Tinatawag siya na French clip. Actually, yung French clip, ginagamit siya sa paghang ng mga medyo mabibigat na bagay. So, ito yung ginagamit natin. So, kinat natin siya into 45 degrees. No? Maganda rin kasi dito is pwede mo rin siyang alisin anytime. That's true. Hindi siya naka-fix na. Isang side lang ang ating i-fix. Then ito is nakahang siya. Ano po yung measure nito? So ito yung ating magiging back wall. So yung size niya magdedepende kung gaano kalaki syempre yung TV mo, di ba? So ngayon gagamit tayo ng 32 inches na TV. So binasi ko yung sukat niya sa 32 inches TV. Kuya Dan, napansin ko rin na itong wood na yun. Para saan po yan? Yan po ba yung magsisilbi nating back wall? Yes, kung makita nyo, meron tayong isang malaking board. No? Nakat na natin siya into... Okay. Sa size. And then, ito yung magsisilbi nating back wall. Yes. No.
And then itong mga maliliit na pieces, ito naman yung magiging parang sa paikot niya. Ang size ng backwall natin is 1.2 meters, no? So 4 feet. So normal size ng plywood is 1.2 meters, no? So para hindi na natin siya putulin. So 1.2 dito and then 80. 1.2 and then 80. Okay. And then for the spacing sa gilid kasi, nag-adjust tayo ng 30. So pwede kang maglagay ng 30 to 50. Okay, Lu, so kung mapapansin mo, no? So parang medyo malaki yung space dito. Yeah. Pwede mo ba akong tulungan para i-cut siya? Kaya! Okay, sige. Let's go, guys. Ready ka na ba? Cut. Yes. Cut. So, taka, simulan na natin, ha. Okay, so for this gagamitin natin is a circular saw, no. So, meron tayong dito yung circular saw. Ah, okay. Yes, corded circular saw, no. So, yung paggamit ng circular saw kasi meron siyang tinatawag na ito. So, may line siya dito. Yes. So, yung cutting line mo dito din. Dalawa po 'yan eh. Ano po yung Yes, so ito kapag straight line, zero, and then meron tayo, yes, meron tayong 45 degree. So kapag nag-set ka ng circular saw ng 45, gaya na sa French clip, syempre, ang magiging cutting line mo, hindi na. Yes. And sa pag-set din ng depth ng blade, Lu, no? So ganito siya. So mahalaga na hindi siya nakalagpas na malalim. So ilalabas mo lang siya ng konti. Na-adjust po ba yan sa... Yes, ito na-adjust. Depende sa size ng wood, yes. Na-adjust mo siya. May mga adjustment ang mga circular. So, okay. Height, pati yung depth ng mga blade. So, simulan na natin. Sige po. Let's go! Guys, this is it. My dream coming true. Kuya Dan! Let's go, guys! Ready? Push mo, ha? Okay po, ito. Okay, let's go! Okay po, so dito sa panels po ba? Dito yung ating wood. Meron tayo ng apat kanina. Yes. And yung mas mahaba, kung tama ako, dito siya sa gilid. Dito natin siya ilalagay sa gilid. Uh-huh. Dalawa. Tapos din dito sa panel. Yes. And then the tiny ones here, the smaller ones, the shorter ones. Tapos dito po yung wire. Ito yes, yung open. Yan yung magiging bottom. And then ito yung magiging taas natin. Sila. So, tama po ba? Yung ano kanina is 30? 30 millimeter. Yes, ginamit natin as distance from the edge. All even. Yes. Before we drill tapos screw po, ayun na! Actually, ang wood glue talaga ang nagpapadikit sa mga IS between. Hindi yung mga screws, hindi yung mga pako. Okay, so gagamit tayo ng clamps para ma-secure natin yung ating mga piece. Okay, kapag na-secure na natin, nakadikit na siya. So yung mga sobrang wood glue, no, kailangan alisin natin kagad siya. Kasi iniiwasan natin matuyo. Matuyo siya, tapos mahirap na siyang alisin. Habang basa pa siya is alisin na kagad natin. After mo ma-secure, so ngayon lalagyan natin siya ng mga screws, no? So ang advisable kasi siya na bago ka maglagay ng screw, so gagamit tayo ng tinatawag na pilot hole. Okay, magdi-drill muna tayo sa wood, and then after nun, ilalagay na natin yung screw. Dito kasi may iwasan mo yung pagbuka ng mga kahoy. So, ano lang po ba? For... Kahit tatlo lang siya, dulo, gitna. Hindi, yes, right. Kasi may glue naman. Ano pong alternative na pwede gamitin? Pwede ka naman gumamit ng martilyo at saka pako. Yes, ang advantage lang kasi ng mga screws, kung gusto mo siyang alisin, is madali mo siyang alisin. Kapag nagkamali ka din during fixing, madali mo siyang ma-rectify. Unlike kapag pako, pag naibawan mo na yung ulo, wala na. Totoo. Yes. So, pwede rin po ba ito pintuhan? Yes, actually, mas maganda pipintuhan mo siya. No? So, maganda siya is ibang color siya sa wall mo. Para umangat talaga yung back wall. Okay, so sa final piece natin, para maisabit natin yung back wall is itong
French clip na gagamitin natin. So, bago natin i-fix itong nasa wood, nasa back wall, kailangan muna natin ikabit to sa ating cement wall. Yes, kasi ito yung magsisilbing guide silang dalawa para ma-align din natin sa wall. So, tara. Sabit na natin siya sa wall. Ah, ano pong gagawin natin? Hawakan natin statement. Okay, so if i-fix natin ngayon to sa wall, so i-check natin yung level niya. Ano pong tawag dito? Level bar. Level bar. No, so i-make sure mo lang na nasa gitna siya. So kapag nasa gitna siya, ibig sabihin, level yung install natin. So wala kayo nakikita ngayon, pero mamaya magkaroon na. There's a hole. See? That's what you call matching. Yan po yung lower part ng bench. Dito yung lower part na i-fix natin sa wall. Yung upper part ng bracket na naka-attach ito na yung, okay, so na-fix na natin ngayon sa cement wall yung lower part, and then yung upper part, ito yung fix natin sa cement wall, ay sa back wall, para ganyan siya. Yay! Let's go! So tara, ihang na natin siya. Paano po yung wires? Saan po dadaan? Okay, so ngayon, pwede tayong magbutas dito or sa other side or mas possible, ligyan natin sa likod ng TV. And meron akong pre-prepare actually. Alright. Yes, okay. So ikabit natin yan. Okay, so ito na yung natapos natin. So similar lang siya, na-finish na siya. May butas na din siya. So ngayon, ikabit na natin to. Okay. Para makita na natin yung pinaka-final build natin. Wow! Look at that! Dagdagan na ng lights and everything. Yes, tapos nandito pa naman yung talaga logo natin. And look at the... Ay, galing, magaling, man. Magaling. Kalaya mo, nagawa mo siya, no? Oh, napakadali lang. Tsaka nagamit ko lahat ng tools na gusto kong magamit. So, kumusta naman, Lou, yung experience mo sa pag-build ng ating backwall? Sa paggamit ng mga power tools, gusto ko safe. So, maraming salamat dahil I was able to do that, yung pag-drill. Sure, yung galing mo for first time, sabi mo. Kita mo naman, nagawa mo siya. Hindi kita tinulungan, nag-supervise lang ako, pero natapos ko siya magamit. You were there to guide me. Thank you so much, Kuya Dan. Do you have anything to promote po? Okay guys, sa mga hindi pa po naka-follow and subscribe sa atin, follow nyo lang po ako sa Facebook and Instagram, pati sa YouTube channel, DIY Tatay Dan. So marami kayong aabang ang mga build natin doon. If you wanna try these builds, you can post it, share it, hashtag do it yourself. Again, this is Lou Yanong, and remember dudes, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki because you can do it yourself. Bye guys! Bye!